Dante, ano naman daw ang sinabi ni Congressman Teves dito sa Regional Director ng NBI sa Cebu? Magandang tanghali aga, ayon nga sa Acting Regional Director ng National Bureau of Investigation o NBI sa Cebu, na si Attorney Renan Oliva, na noong April 19, 2022 ay nakatanggap siya ng tawag sa isa ring NBI official sa Pampanga na gusto siyang makausap ni suspended Congressman Arnie Teves Jr. tingil sa operasyon ng isabong. Sinabihan umano siya ng naturang NBI official na kausapin si Teves dahil okay umano na tao ito. Noong September 20, 2022, nang pasado alas 3 ng hapon, ay pinuntahan siyang personal ni suspended Congressman Teves sa kanyang opisina. Ang unang sinabi umano ni Teves ay hindi siya konektado o sangkot sa isabong activities. Sinabi pa raw ng mambabata sa kanya, nakakasuhan siya at pati ang kanyang mga tauhan dahil sa pagnanakaw ng pera mula sa cockpit. Nagdag pa umano ni Teves na hindi siya isasama sa kakasuhan kapag in-negative o ibig sabihin, hindi sundin ang mga utos sa kanya na magsagawa ng operasyon kontra isabong. Noong February 28, 2023, dahil na sa hindi pagsunod ng nasabing opisyal ng NBI, ay sila ay sinampahan ng kaso, pati ang kanyang mga tauhan sa Ombudsman for Visayas dahil umano sa issue ng irregularity ng paghahain ng search warrant. At nakita umano nila sa nasabing reklamo na sila ay sinabihan o batay sa reklamo ay nagnanakaw nga umano sila nang mula sa 7 million ay ginawa umanong 9 million yung sinasabing dinakaw nila na pera mula sa cockpit. Sa ngayon aga ay nagpapatuloy pa itong pagdiniga ng Senado, ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Kaugnay pa rin dito sa nangyaring pagpatay sa gobernador ng Negros Oriental na si Roel Degamo. At mamaya ay aalamin natin kung ano pa yung magiging mga update o kaya maaaring sabihin itong mga bagong resource person na itinatawag ng komite. Kaya natin balita mula dito sa Maynila. Balik sa'yo aga. Maraming salamat, Dante Amento.